Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Mga boss, update pa rin tayo sa mga kaganapan sa PBA Bubble Semifinals. Ginebra, panalo na, natalo pa. At mga do or die games sa Biyernes, kasado na. At bakit hinayaan ni Coach Tim Cohn na i-take over ni Assistant Coach Richard Del Rosario ang ilang plays sa Game 4? Yun ba ang dahilan kung bakit natalo ang Ginebra? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss, pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pa-support na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Talaga namang naging makapigil hininga ang mga labang kagabi sa Game 4 ng PBA Bubble Semifinals. Nagawa na nga po ng Meralco at ng Token Text na mapwersa ang mga serye nila sa do or die game sa Biyernes. Yung first game sa pagitan ng Meralco at ng Ginebra, madaming nag-akala na makakausad na sa finals ang Barangay Ginebra. Dahil noong 27 seconds na lang ng fourth quarter, lamang pa ng isa ang Ginebra at sa kanila pa ang bola. Kaso nga lang, noong mag-i-inbound na ng bola ang Ginebra, sa napaka-importanting possession nila, natawagan ng turnover si L.A. Tenorio dahil sa matinding pag-pressure sa kanya ni Nards Pinto. Madaming nagsasabi na dapat daw tinawagan ng mga referee ng foul yon dahil daw hinawakan sa jersey ni Pinto si Tenorio. Pero hindi naman nakita ng mga referee yon. Noong bumalik ang possession sa Meralco, nakagawa ng winning basket si Reynel Hugnata na binansagan na si Boy Luto. Dahil sa tira na yun ni Hugnatan, nakuha ng Meralco ang lamang, 81-80. Nakagawa din ang Bolts ng isang matinding defensive block kay Stanley Pringle at yun ang dahilan para manakaw ng Meralco ang panalo sa Ginebra. May mga fans din ng Ginebra ang nag-react noong payagan ni Coach Tim Cohn na i-take over ni Assistant Coach Richard Del Rosario ang ilang plays noong Game 4. Pero may paliwanag naman dyan si Coach Tim Cohn. Sabi ni Coach Tim, maganda naman daw ang mga naiambag ni Coach Richard. At nakahabol pa nga sila mula sa isang malaking lamang at nagawa rin nila na makaabante ng sandali. Para daw kay Coach Tim Cohn, hindi niya daw iniisip kung sino ang hahawak. Ang importante daw manalo ang Barangay Ginebra. Nabasa ko nga pala yan sa isang article ng Sports On Air. Yan mga boss ang paliwanag ni Coach Tim Cohn kung bakit niya hinayaan na may mga ilang plays na si Assistant Coach Richard Del Rosario ang mag-lead sa Ginebra. Punta naman tayo sa second game kagabi na sobrang ganda rin ang naging laban ng Phoenix at ng Token Text. Noong unang mga quarter, nakala mong nang hanggang 17 points ang Token Text. Pero bago pa matapos ang third quarter, nagpaulan ng 3 si Matthew Wright. Para maibaba na lang sa isa ang hinahabol ng Phoenix, papasok ng fourth quarter. Pero may sagot din naman dyan mula sa 3 ang mga shooter ng Token Text. Yun ang dahilan kung bakit muli na namang lumobo sa double digits ang lamang ng Token Text. Saka yung pag-take over ni Bobby Ray Parks Jr. sa fourth quarter, yun talaga ang pumatay sa Phoenix. Saka yung dami ng turnover nila, medyo madami din na naitapong bola si Davis na na-foul out pa noong matatapos na ang Game 4. Kahit hindi na naman gumana yung frontline ng Token Text, madami naman sa kanila ang maganda ang naging shooting noong Game 4. Kaya na-maintain nila ang lamang hanggang sa naipanalo na nga nila ang Game 4 at mapwersa ang serye na yon sa do or die game sa Biyernes. Sigurado mga boss na talaga namang magiging ma-action ang mga double header do or die games na yan sa darating na Biyernes. Nakasalalay kasi dito ang mailap na All-Filipino Cup title. Kaabang-abang talaga yan. Kayo mga boss, anong team ang gusto nyong magkaharap sa PBA Bubble Finals? I-comment nyo na yan sa ating comment section. Bago tayo magtapos, shout out!